magta 10 a.m. na. So, abababa lang namin sa Dingalan. Tapos, isa-setup na namin yung bike namin. Direkta na kami sa baba. Tadong daan. Ngayon nandito na kami sa rough road mula sa Dingalan. Papatak na kami ng Umiray. Ilang oras na ay alas 12 tanghali. Ang trip ng araw. Akala namin tuloy-tuloy na yung rough road na dadaanan namin. Pero hindi pala, sadyang putol-putol lang yung mga kalsadang madadaanan namin hanggang sa makarating kami ng Umiray. Sobrang trick nung araw, naisipan muna namin magpahinga dito sa isang tindahan na nadaanan namin dito sa may barangay Matawi. At paglampas namin dito sa Matawi, dito na nga nagkaroon ng unang aberya. Naflatan si Archie. Kadi daw. Diretso na kayo, par. Okay na kayo diyan, boss? Opo. Yeah, salamat, kuya. Kumpol na lang sila po. Oo. Ingat ka, pre, ha. Mamsi, par. Bye-bye. Bye-bye. Asa ba yan? Hello, last stress na lang hapon. Nandito pa rin kami sa kapasok ng Umiray. Pagdating niya. Pinfinyesis yan eh. Cobracus. Uy, mag-gagawin na! Ang pagong na ito ay tinatawag na Chinese soft shell turtle. O kung tawagin sa Pilipinas ay ahas pagong o snake turtle. Utay na cobra! Kaya pala umalis mo yan. Snake turtle yan, gago. Ang na-encounter natin is Philippine Infinimensis Jaconesis. Yun ay endemic. Endemic at tuwing 2 century lang lumalabas tumatawid sa kalsada, kaya napakaswerte natin. Biglang tumintik na gano'n. Nung sinabi ni Dana siya yung active marine siya, US marine. Tumintik pa rin yung US army. Ay yung ano, Philippine army. Walang bigla oh. Nakita yung damit eh. Downers eh. Kasi kulay yung ano, militar. Talaga naman napatintik pa rin. Imbis na madadown, titintik pa rin. Diba Jay? Sa'yo. Tama yan.
sabi mo, Chi. So, yun na nga. After a long day, nakarating na kami sa campsite. Dinigman, hindi ako nagkakamali. So, 10 a.m. dumating kami sa signage ng Dingalan. Tapos, bumatsyada na kami patpunta sa Dinigman, umiray, Dinigman. So, ayun, kahit sobrang init, may mga konting aberya, konting delay, pero safe. Nandito na kami sa campsite natin sa day 1. Good morning, sir. Good morning. Ayan, 4 a.m. Tapos, negative 2 ang temperature dito sa base camp ng Everest. Ina mo walang kwenta. Chili mo, Jong. Ano yung brad? Aming ride papunta ng General Nakar, Quezon. Tapos nagising kami ng 4 a.m. And then ang target namin ngayon is maakyat yung bundok tapos makababa ng Dinigman ng 4 p.m. Medyo ang struggle namin ngayon ay umulan kagabi. Kaya expect namin na magiging maputik yung pag-aho namin. Kaya malamang sa malamang babagal kami nito. Alright, ride out na ka tayo. 6:40. Kuya, kami tourism office. Tapos dito na kami. Dito na kami. And so good morning. Masusubok kami ngayon dito dahil maulan ang aming day 2 na ride ngayon. Umaga. So ito ang aming entry point papuntang Papatagos ng Enpanta. Ito na yung trail. Akyat. Oh, mukhang maputik na to, taas. Kaya nga nag-uulan simula kagabi. Ayan. Ang nasa likod natin na si Dan. So, nasa harap na yung iba. Ano na, walang bikeable dito. All the way tulak. Ayun ang mga graduates, oh. Ang dilim ng panahon, no? Mag-alas 7 pa lang. Sir! Sir! Dito po ba yung papuntang mga inasal? 7 days madness. 7 days madness lang yung malupot. Hello. Naliligaw ata kami. Ayun mo, lokal ka dito ha. Ang sabi nila, yan yung pinamang pupunta Welcome to our fucking life. Bike parking. Mama mo production. Tama na 'yo. Wala nang putik pa. Baka kami yung gulong. Mga maandar. Yeah. Oh, yeah.
mga trail ngayon. Ang tubig. Kailangan na mahanap ang water source dito, yung bukal. Mga to enough na ho kaming maahon. Ligo lang ako. Lublub sa ano. So refreshing! Grabe. Gubat na gubat. Galingan namin. Hindi ko alam kung tuloy-tuloy na itong pababa or kung tatagusin pa namin itong bundok na ito. Ayan. Taas na yan. Kasi ito, ayan, lusong na yun, no? Abrang tarik. Pero baka pa ganun, siguro. Baka hindi na namin tatawirin itong mataas na yan. So sana dire-diretso ng pababa na. Mas pag na kami lahat. Pause. Oh, matapos yun ah. yun lang ang masasabi ko. Ganda-andaan dito. Mapuno, tsaka masaging. Mukhang ito mga tanim na ito ng mga lokal. So, siguro lapit-lapit na kami sa mga bahayan. Tapos meron dito tubig. Lalaba. Ayun. Ayun ilog. Tapos tumigil sa ilog. Mukhang may water source doon. Mapagpukuha na inumin. Tara. Nawala na kami ng tubig pero may nadaanan kami dito ng maliit na ilog. Ang mga tayo kanina, tinanda lang namin. May dalang water filter si Sir Card. One of the best hiker in the world. You know, Sir Card pala ay nasa grupo ng mga UP Mountaineering. UP Mountaineering and PA of the... UP Mountaineering tayo, ganti kita kayo, tagay-tutyo. Gagawa-gawa kayo tayo. Kinonfirm yung ano, no? May nakapanood, buta kinonfirm. Ito na yung UP yan. Kinonfirm yun, ha? Underpassing pala. Limitado ang mga water source dito. At ilang kilometro pa ang babaybayin para marating ang ibang sapa. Kaya dapat talagang paghandaan ang bawat ekspedisyon na gagawin dito. Makalipas ang ilang oras at ilang kilometro, nakahanap kami ng lugar na maaari kaming magtanghalian. Ito ay karugtong marahil ng sapa na nakuha na namin ng tubig. Medyo matarik ang pababa nito at walang bakas ng daanan pababa. Kaya iniwan namin sa trail ang aming mga bisikleta at dala lang namin ang mga kakailanganin. Baka sa aming mga mukha ang pagod, ngunit sa mga gaytong lugar at experience, napapawi lahat ng hirap. Parang tapulaw.
So kakatapos lang namin dun sa may sapa yung kinainan namin. Pero may mga konting ano lang, konting advance lang, may mas okay na sapa dun na kasi ano, dadaanan mo na yung sapa eh. So mas okay kung sakali man dun na mag ano, hindi kasi namin alam na meron dun. Dapat dun na lang kami kasi mas malapit, kasi yung sa una bababa pa kami ng slope dun sa daan. To 2 PM na, dito pa rin kami. Umaahon. Grabe yung ano to, puro bato. Mahirap magtulak. Puro bato. Dito na kami sa part ng landslide area. Buti na lang tuyo yung daan, hindi siya ganun kabasa or katubig, hindi magbubuhat talaga kami ng bike. Ito so, may mga ano dun, no? Hukay na malalalim. So, ang daan namin sa gilid. Kami ngayon sa baba ng bundok ng Umiray na sabi nila Kading yung sitio na to. Dito na kami inaabot kasi maraming aberya, kaya hindi nasunod yung oras namin na mga alas 3 dapat nandun na kami sa Dinigman o Iloilo. Dito kami inaabot. Buti na lang may spot dito na pwedeng pagkampingan. May bahay dito na yung paghiraman ng ibang gamit, tapos nakiligo na rin ang libre tubig kasi galing ano, bundok. So magiging plano namin, mag-uusapan pa. Ang plano natin bukas, di ba, mag-extend tayo. Kailangan talaga extend. Originally plan natin, parang camp tayo dapat sa Diligman ngayon, tapos bukas i-recta na tayo ng Impanta. Oh, Impanta. Kasi hindi nga umabot, so extend tayo ng isang araw. So ang plano bukas, ride out ng alas 8, kung saan abuti ng 4 PM, doon na tayo magka-camp. Okay din yun, para at least masulit talaga natin. Isa lang natin itong gagawin. Hindi na ito maulit, or kung maulit man, matagal na. Oo, matagal lang. Pero masarap kasi talaga yung experience din dyan sa ano, kahit na ganun kayo. Yung moment lang na nasa trail ka talaga. Ang ganda din ng mga trail doon sa mga forest part. Oo. So, sa pinakamagandang experience yung trail as a bikepacker. Ang Sitio Gindan ay isa lamang sa mga maliliit na komunidad na sakop ng Nakar, Quezon.
Dito walang polusyon, walang siksikan, mapayapang pamumuhay, at masaganang kapaligiran. Siyudad, isang pribilehyo ang makarating sa ganitong lugar at maranasang mamuhay at makihalubilo sa mga lokal. Malayo man ito sa kabiasnan, ay masayang namumuhay ang mga tao dito. Bago kami umalis para ipagpatuloy ang aming paglalakbay, isang masarap na salusalo ang hinanda sa amin ni nanay. Patunay lang ito na kahit gano'ng kahirap ang buhay, ang pakikipagkapwa-tao pa rin ang nangihibabaw. Kakalobo. Umaga, ang day 3 namin. Tama no, day 3 tayo. Ang day 3 namin ay aahon dito. Wala dito sa Galdin ba to? Tapos naka break camp kami, alis na kami. Tapos yan. Aahon na kami diyan. Tapos actually meron daw dito. Kaya naman daw kaso mabigat talaga yung mga mahirapan kami kasi bato-bato. Maraming karga yung mga bike namin, mahirapan kami mabuhat, kaya dito na lang kami sa ahon, at least hindi rin may mapuno para hindi rin ganyan kainit dito kasi walang puno, coastal, dagat, mainit. Ride out na kami, day 3. Mga 8:53 kami makyat, start makyat dito. Bundok na to. Ayan na. 9:43, so halos mag-iisang oras ang binuno namin na pagtutulak. Ito dito, pagbaba namin dito, may mga kubo-kubo dito. Makabahayan. Mga ilan-ngilan. Dan. Kasi ayun na yung dalawa na yung kasama na lead. Si Sir Carl tsaka si Jay. Hindi ko na dun. Tapos ito, dagat natin dito eh. Dagat na. Ayan, tambay muna kami dito sa may ilog para magpalamig dahil sobrang init. Oh.
Tagus, tatawid pa kami dyan. Mukhang may, meron pa daw aahonin dito. Ay, may kalabaw. Sana, ganito na lang lahat ng ride. Wala lang ahon. Ginalagay niyo dun, pre. Ay, bawas yung gamit, pre. Pre, bawas yung gamit. Bag mo. Lagi dito po siya sasakay. Sabi para makaano kayo. Makaahon kayo mabigat, mabilis para. Saka dito na, Brad. Nung kami, aahon pa kami dito, si Archie, magbabangka na to. Babangka na ako para sa kinabukasan ng bayan. Actually niya, para magpaluto ng tinolang manok siya. Archie. Dan, huwag mong tanggalin yan. Hindi ko sasabay yan, Dan. So, di na kaya ng aking katawan, no? Dami na lang tayo injured. Galing tayo dun sa taas. Simplang tayo. Hanggang dito lang muna ako magbabike. Tapos magbabangka na muna ako patawid ng Maligaya. Bayan ng Maligaya. Doon na muna ako bababa. Antayin ko lang yung grupo dun. Tapos diretso lang kami yung panta. Ingat kayo. Ride safe mga kakauban. Tinawid namin. Yan. Banda dun. Solid. Ano ito? Hindi na mga ahon dito. Try kung ano ito. Nahaba. Oh, dire-diretso. Tatlong araw, bundok pa rin. Everyday, bundok. Everyday, tulak. $11.55. Palusong na kami. Ayan o, tarik ng lusong. Mas kita na yung dagat dito. Bangin. Sobrang init na. Ayan o, naglulublog na sila. Dami na yung nadaanan dito ng ano. Sapa. Tulog ng mga tubig. Dito na ito. Pause. Wow. Ito, nakababa na kami. At ito ang bumuwal ng bisa kami. Mananahalian, may nadaanan kami isang tindahan dito kanina. May isang tindahan dito. Tapos, napaluto kami ng pansit canton. Isda. Nakakanin. Tapos dito kami nananahalian. Sabing dagat, oh. Ganda ng view. Ay, para kang nasa ano, exclusive resort. Tapos dito ka mananahalian, beachfront. Nice. Ha? Oh, well, oh.
si Ka Jonas. Oo, oh, di ba? Ang sarap mag-bike. 4 days, Laguna Loop. Diba? Hindi natin makukuha sa Maynila to. Nakambayad pa nung mga nasa tindahan. Sila nag-offer ng kanin, tapos ng isda. Lulutuin na rin nila. Saka yung pancit canton. Solid. Ganda no? Tinan mo. White sand. Vlog yan, putang ina mo. Ano nga, mamawala tayo. Tapos na kami makapananghalian, bali tutulak na ulit kami. Ang target namin na bago magdilim, barangay Maligaya. Lumabas na kami ng Iloilo, Sitio Iloilo. So, meron kami inakit na isang matarik na ahon. Hindi, pero hindi namin alam kung meron pa dito kasi puro patag na lumusong na kami. Pero hindi namin alam kung meron pang ahon dito na susunod. So, dito kami sa ilog ngayon. Napalamig muna. Brusco barbershop. Ang akala namin puro patag na ay isa lamang pala yun sa mga bundok na dadaanan pa namin. Dahil bumungad ulit sa amin ang matindi at sirasirang daan paakyat ng panibagong bundok. Ito na siguro yung last ahon na sinasabi ng local dito. So pag baba namin ng Masangay, patag na daw yun. So lulusok, ahon muna kami ng matibay-tibay dito, tapos lusong na. Sabi nila paglakad 2 hours, so pag may bike siguro, tabi natin 2 and a half. Advance na tayo ng ilang minuto. Expect na natin yan. Okay, let's go! Mag-aalas 5 na. Sala, alas 5 na. Ang hapon. 5 p.m. Ito, kaya. Namin alam kung ito na yung pinakababa o lulusong pa ulit kami kasi bundok pa dyan oh. Yeah. Nakababa na kami. Aray! Aray! Baba na. Naipit ako. Hindi ko naabot yung kamao. Mamaya na kayo magsaya. May isa pang bundok yata oh. Napas alas 5 na ng hapon, nakababa na kami sa barangay Masanga at malapit na din magdilim. At ilang kilometro pa ang aming tatakbuhin para makarating sa barangay Maligaya. Dito na rin namin naabutan si Sir Carl na halos 2 oras ang pagitan namin sa kanya dahil siya ang nasa unahan. So sabi ko kung halimbawa nag alas 7 na, yung si tatay pinapatuloy na ako sa kanya. Nagsabi na sa TMX din yung nag-alas. Naglipot ako sa loob ng Masanga, may court doon, oh, lapad, tapos may tindahan sa gilid. Sabi mo, okay, magtayo ng tent dito, maganda.
Jump bike. Run! Run! Shout out, Mayor! Kalsado na kami. Dati ba meron to? Meron pala dati to. Ang bridge nasira lang daw ng bagyo. Ngayon, ahon po, may ahon po dyan. Abay, doon na po ang ahon. Siya papunta ng bayan. Ayan, nagbalsa na kami. Patawid. Paglabas daw nito ay maligaya na. Mukhang tatagos ulit ng bundok to ah. Ayun nga, nakatawid na tayo dito sa Panahay. Dito na tayo pati. Umiray po. Apo. Ano po Dingalan pa po? Apo. Basta may duhan. Patong araw na ho namin. Puro bundok. Layo po. Umay po sa ahon. Yun nga. Tapos na lang tayo sa so, maligaya. Kikitain natin yung kasama natin. Ito na nagpangka. Kasi hindi na niya nakaya. Pero okay lang yun. Ito na talaga buhay. All good. PCT. Tapos na. Let's go. Dito ba? Pwede din dyan. Kung hindi ka pa sawa sa ahon. Kami sawa na. Dito na kami. Dito ba? Kita. Diretso tayo. Dito. Jom maligaya. Let's go. Andito kami ngayon sa Sitio Maligaya, Barangay Kanaway. Dito na kami magpapaligpas ng gabi. Tapos nakisuyo na lang kami na magpaluto ng ulam kasi yung original plan na makikituloy doon sa isang kakilala na bangkero kasi hinatid nga si Archie doon, dapat ibababa si Archie. Kaso si Archie kasi dumiretso ng impanta, so yung mga gamit ng iba ng kasama nadala ni Archie. Tapos yeah, dito na lang kami nagpaluto sa karinderya na to at nakiligo na rin kami dito. Tapos sa tutulugan namin, nakiusap na lang kami sa barangay. Doon daw sa covered court kami pwede mag-pitch ng tent. Day 4 po ng aming PCT, Phase 1, Dingalan Food, Impanta. Sa sitio ba to? Barangay na ito? Barangay Maligaya. Maging nag-breakfast lang, tapos papadyak na papunta ang Impanta. Fully makuha namin ng 34 hours. So, 6 AM na ng umaga, palabas na kami ng Sitio Maligaya. Dito na kami sa may hanging bridge.
tatawirin na namin yung hanging bridge dito. Second hanging bridge na dadaanan natin. Stopover muna kami dito sa river. Kasi nakita namin linaw ng tubig. Nagdublog muna kami. Ayun o. Linaw. Ganda. Dito spillway. Isipin nyo, ilang bundok yung tinawid namin, oh. Talikuran ng mga bundok. Naman. Sa Baguio kami. We'll take it easy, we'll take it slow. It's a good day for the road. And time goes so fast. Kita ulit tayo. Ina nauna na dito sa Nakar. Nauna na dito sa Empanta. Masyado kasi kayo mahihina. Mahina to. Mahina yung wallet nyo. Andito na kami, dito na kami umexit, tapos andito kami sa Celtics. Ayun, ayun, ayun na nakakita sa inyo pa. Restaurant. Para kumain. Tapos mamaya diretso na kami ng terminal. Ayun. Ang inang fiesta, par. Ayun, ayun. Asa yung manok? Asa yung manok? Wala, hindi naman nasa, hindi naman in-order. Sabi ko, 10 manok. Ayun ba, hindi ko sinabi kanina. Ang ino kanina, sinabi ko. Ayun, ayun.
Uwi na, par. Ha? Uwi na. Finally, we did it. Except for the other guy. Nagbangka. Ayun yung mga... Ayun yung mga guys! Kaya mga gago kami, iniwas kami, nagtingalan kami ng lupuso. Ayun lang! Wala nga bayan siya guys! Pusa ka naman ang bulsa! Of Baden. Grabe mga bundok doon. Tapos mahirap pa rin dito. Nasa village ka na. Grabe pa rin sobrang init. Nakakalas magpupatag. Tsaka yung maaaw na banayan. Talaga sobra. So, grabe kami. Kasi natapos namin yun. Nang hindi nagbabangka. May kukwento namin sa aming mga anak at apo, diba? At mapapabalita din sa mga tropa namin na gustong subukan ng PPE, paghandaan niyo po. Hindi ko basta-basta. Tapos madaming pahinga, tapos naging factor din yung matagal tayo dahil naging factor yung sobrang init. Okay, tapos 5 PM, nakarapag tayo dito. Ano yan? Video? Okay. Blanco. Ano? Teka lang. Experience.